You are watching Jesus Christ, our present help, bringing people to Christ Jesus, changing them by his words. Okay, Peter wanted everyone to know the miracle man. Gusto niya sana ipakilala yung mga bagay na ito kay Kristo. About his miracle, the man who was the proof of God among you by wonders and signs. Hindi niya napapansin kung minsan. Bigyan na lang kayo bawa, nag-pray ka lang isang may sakit. Kinumasan, ang sabi sa'yo, uy, salamat sa prayer mo, pinagaling ako. Amen? It was a miracle that coming from the Spirit of God. It is the same Spirit in Jesus. So the Spirit of the Father was in Jesus. Kaya na sinabi yan, ito ang pinagulugan ko, anak. At the same time, we, as we receive the Holy Spirit of God, ang sabi ng Lord sa'yo, ikaw ay kinalulugan niya. So sa madaling salita, lahat ng bagay na ginawa ni Jesus Cristo, kaya rin gawin ng isang katulad natin na pinanahanan ng madaling Spirit ng Diyos. Because dahil hindi naman talaga ikaw yung gagawa ng miracle, kundi the Spirit of God that dwelling upon our body. Okay. The man who had healed the sick and raised the dead. So kaya rin natin yun. Magagawa rin natin yun. Basta ikaw ay natataglay ng banal na Espiritu ng Diyos, pwede hindi mangyari sa iyong bagay niyan. Pero bakit ganoon, pastor? Bakit maraming pastor ngayon hindi na nakakapagpagaling ng mga sakit? Alam niyo kung bakit? Because many people today in church, that's what they're talking about. Minsan na dami po ang tao para they blame God, they blame Jesus. Alam niyo, wala naman po tayo dapat na naisisi sa Panginoon eh. Kung bakit matagal ka ng Kristiyano, hindi pa nagbabago yung buhay mo. Kung bakit matagal ka ng Kristiyano, mahirap ka pa rin. Alam niyo, bakit? Kasi unang-una nga, kailangan mag-build sa iyo pa ng Espiritu ng Diyos. Para sa ganun, makagalaw